Ngayon si Hubby, magluluto kami ng mandazi. Siyang magkakat. Malamig kasi sa labas, guys, kaya hindi siya nakapaggawa ngayon sa sasakyan. Tapos, at the same time, nagluluto ako ng adobo, ayan. Adobong pork belly. Sobrang lamig ngayon, guys. Mag-a-ice mamaya hanggang bukas. Katatapos lang ng annual meeting ko, guys. Dito ako sa parking lot. I guess dadaan muna ako sa Filipino market. Bibili lang ako ng ibang mga pagkain na kailangan. Mga condiments siguro. Pinapainit ko lang itong sasakyan, guys, kasi napakalamig. Yan, guys, andito ako sa Filipino market. Dito na ako, guys. Tara na. Mamili lang tayo ng mga condiments. Konti lang. Inundo ko si Nathan. What are you eating, Nathan? Chips? Yes. Pauwi na kami. Ay, dami kong errand. Nag-meeting ako, tapos pumunta kong Filipino market, tapos pumunta kong Food for Less. Tapos sinundo ko si Nathan. Dito na ako sa bahay, guys. Ito ang mga napamili ko sa Filipino market. Ito lang, guys, $100 na. Which is like 5,000 pesos. Ito lang. Tapos, ito yung mga napamili ko sa Food for Less. Bumili lang ako ng mga meat. Ayan. Beef liver. Beef leg. Ground pork. Tapos yun, tuwalya. And some veggies. Ito naman, guys, nasa $70. Which is like almost 4,000 pesos. Yan. So yan, ang guys, ang napamili ko kanina. Tapos kung kumain, di ko naubos yung pagkain ko. Kakainom niya ng gatas. Ayan, tudog na siya. Bababa ko siya. Hello, guys. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. It has been few days. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kasi medyo may dinaramdam si Ethan, guys. Pinunta namin siya sa hospital kahapon kasi nga, guys, medyo malala yung kanyang rashes. Meron siyang mild eczema dito sa kanyang cheeks. Tapos dito sa mga gilid ng kanyang braso. Eto siya ngayon, guys. Kapapatulog ko lang sa kanya. sabi ng pidya niya, guys, dapat 3 times a week lang namin siya pinapaliguan. Kasi, guys, pinapaliguan ko siya once a day. Bago siya matulog sa gabi, guys, pinapaliguan ko kasi feeling ko may dumi, ganyan, or baka magka-infection. Pero sabi ng kanyang pidya, guys, malinis naman ang mga bata. Hindi naman sila sobrang madumi, guys. Since baby skin pa yung balat nila, guys, maselan pa. Nag-ask sila, guys, kung ano yung mga ginagamit niya. So, ang ginagamit naman niyang lotion, guys, is Cetaphil. Pati yung kanyang shower soap. Yung ginagamit na panlaban ng mga damit niya is Dreft. If you are familiar with that, pang bata rin yun, guys. Hypoallergenic din siya. And then, ang ginagamit lang namin sa kanya para ma-ease yung dryness is ito, Aquaphor. Pero, sabi ng pidya niya, palitan namin into Vaseline. So, kaya bumili kami ng Vaseline, guys. This is Baby Healing Jelly. Tapos, continue lang sa Cetaphil. Pero, kung gusto namin, pwede namin i-shift sa ano bang, paano ba ito i-pronounce? CeraVe. Ito, lotion. Mas thick siya. So, siguro, itry namin ito for 1 week. Tignan namin kung okay sa kanya. And then, sabi ng pidya niya, pwede rin namin itry na palitan yung gatas. So, nag-recommend sila ng gatas sa kanya. Actually, ang iniinom niyang gatas ngayon is ito. Similac Advance. Pero, pinapatry nila sa amin itong Elicare, which is hypoallergenic ito, guys. Amino acid based powder infant formula with iron, DHA and ARA. Finay ko sa kanya pero ayaw niyang inumin. Ayaw niya, ini-spit niya, guys. Yung isang gatas na pinatry sa amin is ito, Similac Alimentum. So, hindi ko pa natatry to, guys. Itatry ko maybe later today kung iinumin niya. So, kung iinumin niya to, guys, and then
hindi siya gassy or hindi siya mag-i-spit ng madami. So probably we will shift from this one, Similac Advance, into this Similac Elementum. Yes, kaya sabi nga nila guys, kung masyadong malinis ang bata, dun mas parang mas kinakapitan ng sakit at kung ano-ano, no? This past few days, medyo pagod ako kasi pag binaba ko siya, iiyak siya. Siguro kasi irritable siya guys, ganyan. Nangangawit tong mga braso ko, yun, binubuhat ko lang siya kasi hindi naman siya cryish baby, calm siya, pero since meron siyang dinaramdam, yun, kinakate yung kanyang mukha ganyan sa kayong mga gilid ng braso niya, so siguro gusto niya hawak-hawak lang siya para kahit papaano is yun, mais yung kanyang nararamdaman. Yeah, kamusta naman kayo guys? Dito sa US ngayon, napakalamig. Lalo na yesterday, nag-ice. Hanggang ngayon, may mga ice pa rin sa paligid. It's really cold. It's not snowing though, but it's very cold. It's icy outside. Ayan, may pasok pa man din ako mamaya guys. Papasok ako ng 4 p.m. Kapapatulog ko lang kay Ethan. Tapos, maya-maya, magluluto na ako ng ulam. Siguro magluluto ako guys ng papaitan. Pero, para-paraan lang napapaitan guys, kasi alam nyo naman dito sa US, di mo naman makikita lahat ng mga ingredients dito, no, na katulad ng meron sa atin sa Pilipinas. So siguro gagamit lang ako ng pampalasa na mamasitas. Or... Luluto na ako guys. Ito yung aking gagamitin. Ayan, tuwalya, tapos beef liver, cow liver, tapos meron siyang meat doon. Then, ito yung pampalasa. Ilocano, papaitan, mamasitas. Lagyan natin ng konting magic syrup. Tapos, beef. Ayan na siya, guys. Ito yung tuwalya. Tapos, yung meat. And then, liver. Ilagyan ko ng konting tubig. Pakuluan lang natin konti. Tapos, ilagay natin yung mamasitas. Lagyan na natin to. Papaitan. Lang choice eh. Ngayon to dito sa US, kung ano available, yun ang gagamitin. Heart, where is your heart? Lagyan na natin ang tamarind mix. Kunti lang para hindi sobrang asim. So, sa mga nagtatanong guys na hindi nakapanood ng aking previous video, ang gamit kong visa nung pumunta ako dito sa US is F2A visa, which is the spousal visa. Kasi kasal na kami ni hubby guys nung pinetition niya ako. Marami guys na mga nakapangasawa ng American o ibang lahi na nakatira dito sa US, they came here using fiancé visa. Mas mabilis din para sa babae na makapunta dito sa US, or para sa lalaki kung yung girlfriend mo ay American na makapunta dito sa US, kung fiancé visa ang gamit mo. However, kung fiancé visa ang gamit mo, ay hindi ka agad-agad na makakapag-work if you would like to work ng mas maaga. So ako guys, nung nagpunta ako dito sa US, since spousal visa ang gamit ko, dumating ako dito guys January 15, and then I already started working March 28 on the same year. Para syempre kung gusto mong makatulong sa pamilya mo back home, at least kahit papaano mayroon ka ng pera na maipadala sa kanila. Or siyempre, kung nag-work ka din bilang asawa, pwede mong matulungan yung asawa mo sa mga bills dito sa US. Kasi napakataming bills dito guys sa US. Mabilis lang guys ang pagdating ng mga documents mo or mga IDs mo. Let's say for example, yung green card mo and then yung SSN mo. Mas mabilis yung pagdating kapag spousal visa ka. Although guys, kapag ka ang final sa'yo ay spousal visa, it will take a longer time for you to wait. Parang ako guys, it's like 2 years akong naghintay sa visa ko. So, habang pinaprocess guys yung spousal visa, nasa Pilipinas ako nun, nagtuturo ako sa DepEd habang hinihintay ko yung visa ko. So, mas matagal lang siya, pero kapag dumating ka na dito sa US, agad-agad pwede ka nang mag-apply ng trabaho kapag ka meron ka na ng mga documents na kailangan. Katulad ng SSN, of course, yung mga IDs mo, ganyan, green card, and then yung driver's license. Okay, may mga company na
nire-require nila yung driver's license. Katulad nung company na pinag-workan ko, kailangan meron kang DL. Pero kung ang purpose mo naman is makapunta agad-agad dito sa US, pwede na yung fiancé visa kung hindi pa kayo kasal. Mm-hmm. Saka kung hindi ka naman nagmamadali na mag-work, okay lang yun. What happened? Dada, what daddy did? Opo, sorry. Being a baby. Oh, you just want to be carried as well. It's okay, mommy's cooking. You have to go down. You're my big baby, still my big baby boy. It's just Mary Joseph. Yup, yes, you're still my big baby boy. Your daddy's cutting the pepper. You don't hold that, okay? It's already open. Tantrum yung kamamay ko. Paitan for cold weather.